So suddenly I'm in love with a stranger. I can't believe it. Fresh eyes, fresh eyes. Yo, what's up sa inyo mga boss? Welcome back ulit dito sa akin channel lang nga pala si John TJ Cruz. At today, tuturuan ko kayo ng isang clean edit or lyric edit na step by step yung gagawin ko, no? Pero simple lang yung tutorial para lang sa konting dagdag kaalaman para sa inyo, no? Gumamit ako ng video or background video, no? So kumuha lang ako sa YouTube at ilalagay ko na lang sa description yung link ng video, no? So bali, bago natin ito simulan, kung bago ka lang dito sa channel, please like, comment, and subscribe. Click mo na din yung notification bell para lagi ka updated sa mga susunod pa natin na upload. Huwag na natin patagalin. Simulan na natin. Pagka-create nyo ng project, i-add nyo na agad yung kanta na gagawin nyo o yung gagawin nyo. Then, so, punta kayong audio. And then, ito yung akin kasi. Halimbawa, ito na yung kantang pinili nyo. Next naman is, punta tayo dun sa mismong gagawa natin ng edit, no? Ikakat lang natin itong kanta. Kung saan yung part na gusto nyo, no? So, halimbawa dito, yung chorus. Cut natin. So, click nyo lang yung layer and then cut. Tapos, punta muna tayo dito sa unahan and then click nyo ulit yung music. Tapos, ito para bumalik. Next naman is kung saan matatapos yung mismo kanta. Halimbawa, dito kayo natapos. Iklian lang muna natin ang mga 10 seconds lang muna to. Tutorial lang naman itong ituturo ko sa inyo is yung mismong tutorial lang naman natin. Okay, cut natin. Pagkatapos nyan, maglagay na kayo ng background picture or background video. So, yung video na gagamitin ko is galing lang to sa YouTube, no? So, ito na yung background video ko. Lalagay ko na lang sa description yung link. Kung gusto nyo din ito, no? So, kapag hindi fitted, so click nyo lang yung mismong video and then click nyo itong tatlong tuldok. Tapos, fill screen. Ganyan din yung isa. So, yan. And then, next, punta ko sa blending. And then, babaan lang natin yung brightness niya. Gawin natin 70%. Para makita mamaya yung text. Okay, next naman is gagawa na natin, no? So, bali, pakinggan nyo yung kanta na gagamitin nyo ng tatlong beses, no? So, 3 times, pakinggan nyo yung kanta. So, i-play nyo lang na i-play hanggang sa mahanap nyo yung mga lyrics, no? Kasi may 5 stops pa tigil-tigil na lyrics dito, eh. So, depende sa inyo kung hahabaan nyo yung lyrics nyo or paikliin nyo lang. Kagaya nitong gagawin ko. Kasi sa isang lyric is meron siyang 6 na words. So, papakita ko sa inyo. So, bali, ito. Nandito yung lyrics na gagamitin ko. So, ito. Kung makikita nyo dito sa isang sentence na to is meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 words. So, ikakopy lang natin yan. And then, puputulin ko yan kasi masyadong mahaba yung so suddenly. Okay? Tignan nyo, ha? Tignan nyo yung gagawin ko. Depende kasi tayo sa mga kanya-kanya nating music natin na gagawin, no? May kanya-kanya tayong music. So, depende sa mga lyrics nyo kung mahaba. Pwede nyo naman siyang putulin kung gusto nyo. So, akin, puputulin ko siya. No? So, so suddenly, tapos balik na tayo. So, example, no? Add tayo ng text. Then, yung gagamitin kong text is ilalagay ko na lang sa description. Kapag hindi nyo mahanap, search nyo lang siya.
dito sa View All Point, View All Points. So search nyo lang siya, no, Cover by Your Grace. Then gawin natin siyang white. Tapos yung size niya depende sa inyo. So sa akin 12. So example niyan is dito hanggang dito. Pakinggan ko lang, ha. Pakinggan ko lang. Hanggang dito lang siya, mga boss. So suddenly hanggang dito. Ang gagawin natin is kakat na natin yan. Then next naman is ito, next extend lang natin hanggang dulo. So dito muna yun. So suddenly yan. Then next is hanapin nyo lang ulit yung mga susunod pang lyrics, no. So pabibilisin ko na lang to para hindi na humaba yung video natin. So sa paghanap ng mga lyrics is kailangan nyo pakinggan yung mismong music na gagamitin nyo, mga boss. So ito, papakita ko sa inyo ulit. So play natin yung music. So yan, dito na natapos yung Stranger. So cut lang ulit natin. And then ilagay natin yung text, no, I'm in love. Yung text. Bulol na tayo sa R at saka sa X. So check lang natin. And then yan. And then yan, ganyan lang. Pakinggan nyo lang ulit. Kung gusto nyo mahaba yung mismong lyrics nyo. Pangit kasi pag mahaba, eh, hindi tutugma. So gagawin nyo na lang is pakinggan nyo yung music. And then cut nyo na lang. So yan, cut lang kayo ng cut. So yan, ganyan. Ay. So yan, bago nyo ilagay yung lyrics, dapat sakto siya, mga boss. Sakto yung mismong lyrics dun sa kanta. Kasi kapag nauna yung lyrics, pangit naman tignan, no? Okay? So, yan. Lalagyan ko na siya ng mga text, no? So, mamaya may bonus ako sa inyo. Kung pinanood nyo ng buo itong video, no? Swerte yun sa mga nakapanood ng buo nitong video. Kasi tuturo ko sa inyo yung ginagawa ko para hindi na mapatagal yung gawa natin, no. Tuloy-tuloy lang, no. So bali depende sa inyo kung gusto niyo gawin agad to, pero mamaya may ituturo ko sa inyo mabilis na paraan, no. So ilalagay ko na yung mga lyrics. So bali nilagay ko na lahat ng mga lyrics at text na kailangan. So punta naman tayo sa effect, no. So mamaya tuturo ko sa inyo yung bonus, no, para dun sa mabilis na gagawin na lang para hindi na mag para mapabilis yung gawa, no. Okay, so bali maglalagay na tayo ng transition, or dito punta tayo sa move and transform, yung moving niya, moving tool. And then maglagay tayo ng tatlong keyframe. So sa moving tool to, ah, and then dito sa dulo, sa mismong dulo, and lagay lang natin siya dito. Kita nyo naman, ha, kita nyo. And then sa kabila is sa left side, tapos yung pinakadulo is sa right side. Then yung isa sa gitna lang, lagay nyo na both sides sa gilid. Then lagay natin siya ng graph. So eto, click nyo lang to para mapunta kayo sa graph. And then yung graph nya is ganito na lang. Yan. So copy natin yung curve, tapos sa kabila i-paste natin, and then balik ta rin nyo lang. So yan. So kung may sarili kayong graph, goods naman, no. Kunwari yan, ganyan. Basta kung may sarili kayong graph na pwede dito, okay naman. At depende na din sa inyo, no.
Okay, next naman is sa rotation. So, punta tayo sa rotation. So, click nyo lang. Ito na sa pangalawa ng moving tool. O, rotate. So, maglagay ulit kayo ng tatlong keyframe. And then, dito. So, sa first na keyframe is positive 20. Ayan. And then, dito naman is negative 20, no? So, yan. Then, yung graph pala, lagay din natin. Ay. Disable natin yan. So, kung nabibilisan man kayo, habaan nyo lang yung layer. Okay. So, next, ganyan lang ulit. So, tatlong keyframe. Tatlong keyframe, and then sa last keyframe is right side, and then sa first keyframe is sa left side. So napaka basic, mas basic pa yan mamaya kapag tinuro ko sa inyo yung technique na ginagawa ko. Okay, so pagkatapos nito ituturo ko sa inyo yung technique na ginagawa ko para mapabilis na yung gawa natin. So yan, and then graph, then graph ulit. May graph ba dito sa moving tool? So meron. So yan, pagkatapos nyan ulit-ulitin nyo lang hanggang sa lahat ng layer, no, sa lahat ng layers. So bali, ito ituturo ko sa inyo yung pinakamabilis ko na technique, no. So kung hindi pa kayo nakakagawa ng mga layer, so halimbawa delete muna natin to. Isang layer mo lang muna yung gagawin natin. Okay, isang layer. So yan, balik natin. Ah, kunwari wala pa to. So tatanggalin natin 'yan. And then dito muna tayo sa first layer. Halimbawa is gawa lang muna tayo ng text. So wag nyo muna siyang lagyan ng lyric. So gawin nyo is yung size muna ayusin nyo, yung color ayusin nyo, yung check. Tapos kung may idadagdag kayo, kung border, on nyo lang. So kung hindi naman, off nyo. And then next natin gagawin is cut natin siya doon sa first lang muna, no. First na keyframe. So next is wala pa to, ah. Tanggalin natin to. So wala pang lyric to. Una muna natin gagawin is punta kayo sa move and transform. Gawin niyo na muna yung moving tool na ginawa natin nung una. So ito, pupunta siya dito sa dulo, sa right side, and then yung first keyframe is sa left side. So yan, lagay natin, and then lagay nyo na yung graph. Ganito yung graph, yan. Okay, and then next yung sa rotation naman, so ilagay lang ulit natin. Yan, tapos ito negative 20. Negative 20. Yan. Tapos graph lang ulit. Ay, mali. Dito pala yan. So, pero it's all good. So, yan. Pagkatapos nyan, ang gagawin na natin is duplicate natin yung layer or kakopy layer natin siya. And then next is paste natin yung layer. Kung saan yung susunod na lyric, yan, halimbawa dito, extend nyo lang yung layer na ginawa nyo na wala pang text or lyrics. Then a-adjust na lang natin yung mismong moving tool at saka yung rotation. So ang mangyayari is adjust na lang natin siya.
Hindi na kayo magpapaulit-ulit. Ayan. Ayan lang. Pinakamabilis na paraan na ginagawa ko is ganyan. So, kung gusto nyo naman is, diba, eto maikli. So, eto yung copy nyo. Then, delete natin siya. Paste natin. Oo. Para maliit na lang yung i-adjust natin, no? So, ganyan lang yung ginagawa ko na technique. Hindi ko alam kung technique na tawag doon. Pero, napapabilis niya yung oras ng paggawa ko, no? So, ilalagay na lang natin yung mga lyrics, no? So, wala nagbago. Ganyan lang din. Pero, napabilis yung gawa nyo, no? No? So, bali, ayun yung technique na tuturo ko dapat sa inyo ngayon. Pero, ayun nga, sabi ko sa inyo. Pero, kung may tiyaga naman kayo, bakit hindi, no? So, ayan. Pag natapos nyo na lahat, ganyan lahat ng gagawin nyo sa text or dun sa mismong lyrics, no? Dun sa layer. Ayan, yung sunod na yan. Pag natapos nyo na yan, ganito na kalalabasan yan. So, ayan, bali na tapos ko na. Lagyan. Isa pang technique na tuturo ko sa inyo is adjust nyo yung mismong alimbawa nakapagawa na kayo, no? Diba, nakaganyan yan. So, adjust nyo lang ng konti para mag-advance yung pagpasok. So, mag-a-advance yung pagpasok niya. So, ayan. Makikita nyo, meron pa siya ditong at lyrics, meron ng susunod agad. So, ayan, ganyan. Yung gawin nyo, lagyan nyo siya ng advance, no? Or advantage ng bahagya lang, konti. So, ayan, kung makikita nyo dito, meron siyang advance ng konti para pagpasok ng isang lyric is tuloy-tuloy. Okay? So, pagkatapos nyo nan, natapos nyo na lahat ng layer or layer. So, i-group natin lahat ng lyrics. So, click nyo to. Ito nasa taas. Ito, punta kayo sa taas. Ito, yung nasa gitna yung triangle. So, click nyo lang. And then, duplicate natin siya. Okay, duplicate. So, di ba malabo siya? So, ito nasa baba, yung lower part, ito. Click nyo and then lagyan natin siya ng Gaussian blur. So, punta kayo sa blur and then ito, Gaussian blur. Pag wala kayong Gaussian blur, pass box blur, no? So, ayun, click nyo. Then, ayan, makikita nyo hindi na siya blurred kasi napatungan siya ng blurred kanina. Tapos, baguhin nyo lang yung kulay or yung color niya. Depende sa inyo. So, click nyo lang to and then, yan. Depende sa inyo kung anong kulay. Pero, mas maganda, puti lang. So, ayan. Basta mamili kayo ng kulay nyo dito. Okay. So, akin is white lang. White color. Next. Pwede na kayo din pala maglagay ng overlay, no? At saka nung pangalan nyo. So, yung overlay, ilalagay ko na lang sa description. At kung may gusto pa kayo idagdag, mga text transition or text effect, so, pwede naman. So, pag nalagay nyo nga pala yung overlay nyo, di ba black yan? So, punta kayo sa blending and opacity, lighten, and then screen nyo lang. And, meron na kayong overlay. Pangit, no, kasi nasa dagat tapos may snow. So, bali, delete natin. So, ayun, depende sa inyo kung anong overlay yung gagamitin nyo. Pagkatapos nyan, lagyan nyo ng pangalan nyo. So, text tapos, kunwari TJ. So, ganyan lang white. Yan, and then, lagyan nyo sa baba or kung saan man nyo gusto, no. So, ayun lang, and then export nyo na pagkatapos. So, export, click nyo lang, and then 720p or 1080p kung kaya ng cellphone nyo. 60 frames per second is good. Kasi sa akin, sobrang dami ko ng project, kaya malag.
So, 30 frames per seconds lang, no? That's more than on a beat.